What's up mga lods? Back again with another video. Ayan. So, let's talk about yung working out na fasted. That means walang laman yung tiyan mo na nagbuhat ka. Ayan. Versus yung may laman yung tiyan mo. Non-fasted training. Ayan. Or cardio. Sinasabi nila. So, yun mga lods. Pag-usapan natin dito sa video na to. Stay tuned. Okay, mga lods, routine na natin to. Kung hindi pa kayo napag-subscribe, pasab na mga lods. Pa-show show na rin ang support dito sa channel na to. At kung may natututunan kayo dun sa mga previous video ko, why not put a thumbs up dun sa video na to mga lods. Or dun sa video na may napulot kayo na knowledge. Ayan, so salamat mga lods. Okay, dun sa mga, again, my own opinion mga lods. Dun sa fasted and non-fasted na training. Doon tayo mga lods sa training, that means yung pagbubuhat. Okay? So, maraming mga coach na nakita ko sa YouTube, mainly mga base sila sa US, and then meron ring mga research na proven na better ang training na may pagkain. Ayan, na may carbs. Bakit lods? Bakit? Yung carbohydrates o yung pagkain o protein, best yan to take after training. Yung carbohydrates o yung food, best yan siguro mga around 40 minutes, mga 1 hour before training, kumain ka. Ayan, tapos tsaka ka magbuhat. Okay? Ang recommended kasi nila dito is yung katawan mo, it works efficiently, it works better kapag may fuel siya. Ang fuel niya is yung carbs nga na kinain mo. Now, yung mga tao na nagre-report na magandang feeling nila, better yung feeling nila if they are working out fasted, by all means, do it, di ba? Kung yun yung nararamdaman mo while training, kung namomotivate ka na tuloy-tuloy yung ganun na training mo, go ahead, di ba? Pero in base, magbe-base tayo sa research, it was proven na kung may laman yung training mo, mas maganda yung effort mo. Yung effort mo magbuhat, mas ano siya, 100%. Okay, isipin na lang natin, lods, walang laman yung tiyan natin. Okay, gising tayo ng umaga, shower, punta sa gym, inom lang tayo ng tubig. Ayan, walang calories, fasted yon. Bubuhat ka. So, pagbuhat mo, yung effort mo, less. Kasi wala ka masyadong calories na nababurn. I mean, calories from the carbs. Sorry ah, carbohydrates na kinain mo. So yes, nakakatulong siya. Little difference lang. Okay? Nakakatulong siya in burning fats. As your fuel nga, di ba? Pero yun nga, babalik tayo sa research nga. Na proven nila kahit cardio. Okay? Fasted cardio. Tsaka non-fasted cardio. Minor difference lang yung fat loss. Okay? But ako, eto na. Ako na to ah. Ako, personally, when I do fasted cardio, I feel better. Okay? Bakit? Bakit na naman? Kasi nagiging napupunta yung katawan natin into ketosis. Okay? Medyo ano na, medyo scientific, medyo technical na yung ketosis na yun. Ang magandang info rin yun, bakit ano yung reason, di ba? Alamin natin bakit ganun yung nararamdaman natin. Wala nga laman yung tiyan ko, pero feel ko okay ako dito sa ganitong, ano ah, ganitong diet, yung fasted training. Fasted cardio, okay? Hindi fasted training, fasted cardio. So yun. O pupunta yung katawan natin siya into ketosis. So, magiging mas clear yung mind natin eh. Maganda rin tayo mag-isip. So, napakaganda niya kung ang work mo is pang umaga ka, di ba? Bago yung work mo, gising ka mga 1 hour early, 1 hour and a half early, mag-cardio ka mga 20-30 minutes, tapos mag-prepare ka na sa trabaho. Sa akin, personally, I feel na mas clear yung thought ko dun sa work. Mas more focused ako. Kasi nga, napunta yung katawan ko into ketosis. Okay, dun sa fasted training, mga lods, ako lang, personally, I would not suggest fasted training, yung fasted na buhat. Mas maganda is kumain ka ng kahit onte about mga 20-30 grams of carbohydrates and or a scoop of whey protein before mga 30 minutes bago magbuhat. Then after training, another scoop or kumain ka na yung regular food na may protein. Yan. Kasi kailangan mo rin ng protein after training. Yun yung best talaga na timing. Ayun, lods. Workout. May laman ng tiyan. Fasted cardio. Try it first.
Yan. Merong magsasabi dyan na, ay, ano yan, old school of thought yan. Actually, wala naman difference. Yun nga, shinare ko, walang halos difference yung training na cardio na fasted tsaka non-fasted. Pero pag yung sa katawan mo, nafe-feel mo na it works for you, go with it, diba? Diba? Why will you invent the wheel if it's not broken? Yung mga sinasabi nila, diba? Pero ang sinasabi natin is yung research tsaka yung actual, minsan, nasa sa'yo yun eh, diba? Go with something that you feel that it's, you get better, you get more out of it. Yan, yung sinasabi nila. Okay mga Lods, sana hindi kayo nalito. At ayun, I would suggest na make your own research, do your own research about this. And these are all my opinions. Pero yun nga yung tsaka yung experience ko about fasted cardio and yung fasted training. Nagawa ko na yun both. Fasted training yun, pagod ako eh. Parang wala, yung effort wala dun. Parang bubuhat ka lang ganun, ang gaan. Pero kung may carbohydrates ka, yung energy mo nandun, mas mabigat, mas intense yung buhat mo, mas intense yung effort mo. Ayan. E di mas maganda yung muscle building mo nun, mas mabilis, di ba? Ayan. So Lods, kung meron pa kayong mga questions, comment, suggestion, lagay nyo lang sa comment section natin. Sasagutin natin yan on a video. And kung nasan man kayo, stay safe guys. I will see you in the next video.